Magandang araw mga bata, halina't manood, makinig, matuto sa alaling ito. Ako nga pala si Binibining Sefra at sasamahan niyo akong talakayin ang tungkol sa mga bantas. Ano nga bang bantas? Pag sinabi nating bantas o punctuation mark ni sasarin sa Ingles, ay yung mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaunawa sa mga teksto. Alam nyo ba na mayroon tayong 17 gamit ng bantas? Ito ang tuldok, gituldok, kuwit, tandang pananong, tandang padamdam, tuldok kuwit, tutuldok, paniping isahan, paniping dalawahan, gitling, gatlang N, gatlang M, panaklong, kudlit, panaklaw, pahilig, at ellipsis. Ngunit, ngayong araw, pag-aaralan lang natin ang isang gamit ng bantas. Ito ay ang tuldok. Karaniwang gamit ng tuldok ang pananda para sa pagwawakas ng pangungusap na patulol o pautos. Sinabi nating patulol, ito ang pangungusap na nagsasalaysay. Halimbawa, maganda si Minda. Kapag sinabi naman nating pautos, ito ay pangungusap na nagsasaad ng utos. Halimbawa, pwede mo bang kunin ang upuan na iyon? Ikalawang gamit ng tuldok ay sa pagpapaikli. Ginagamit ang tuldok sa pagdadaglat ng mga salita. Kapag sinabi nating pagdadaglat, ito ay ang pagpapaikli ng isang salita pero parehas pa din ang kahulugan. Halimbawa, naging panauhing pandangal sa pambansang summit si Senador Bam Aquino. Ang sen ay ang daglat ng senador. Maging sa mga liham, madalas dinadaglat ang mga titulo sa patutunguhan. Halimbawa, kagalang-galang na purifikasyon GD Lima, PhD, full-time commissioner, commission sa wikang Filipino. 2F Gusaling Watson, 1610 GP Laurel Street, San Miguel, Maynila. At maging sa mga pangalan din, ginagamit ang tuldok kapag inisyal lamang ng pangalan at minsan maging ang unang pangalan ang isinusulat. Halimbawa, Sandor B. Abad, M. Tuldok, H. Tuldok, Del Pilar Avenue. Ikatlong gamit ng tuldok sa paglilista o enumerasyon. Sa paglilista, naglalagay ng tuldok pagkatapos ng numero o titik. Halimbawa, ang sumusunod ay ang mga regulasyon sa panahon ng pandemya. Una, tuldok. Huwag kalimutang isuot ang mask paglabas ng bahay. Pangalawa, tuldok. Paglabas ng bahay sa sitwasyon lamang para sa pangangailangan. Pangatlo, tuldok. Panatilihin ang pagdistansya sa kapwa. Pang-apat, tuldok. Maghugas palagi ng kamay gamit ang tubig o kaya maglagay ng alkohol. O di kaya, A. Tuldok. Huwag kalimutang isuot ang mask paglalabas ng bahay. B. Tuldok. Paglabas ng bahay sa sitwasyon lamang para sa pangangailangan. C. Tuldok. Panatilihin ang pagdistansya sa kapwa. D. Tuldok. Maghugas palagi ng kamay gamit ang tubig o kaya maglagay ng alcohol. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tuldok ang ginagamit. Maaari din tayong gumamit ng panaklong, isahan man o dalawahan at hindi na nilalagyan ng tuldok. Halimbawa niyang nasa gilid na inyong makikita. Ikaapat na gamit ng tuldok, sa agham at matematika. Sa matematika, ginagamit ang tuldok sa sistemang desimal. Halimbawa, 2 tuldok, 54 na sentimetro. Sa agham, madalas gamitin ang tuldok sa pagsulat ng mga pangalang siyentipiko ng mga nilalang na hayop o halaman. Halimbawa, Karika Papaya L. Tuldok. Daglat ng linyos ang L. Ikalimang gamit ng tuldok. Relasyon sa iba pang bantas. May mga pagkakataong nakapaloob ang tuldok sa iba pang bantas tulad ng panipi, panaklong, at panaklaw. Kung ang pangungusap na tuldok ang nasa dulo, ay tuwirang sisipiin at magiging panimulang bahagi ito bilang sipi sa iba pang pangungusap, tinatanggal ang tuldok. Ang sipi o pagsipi ay nangangahulugang
pagkuha o pagbanggit ng impormasyon mula sa ibang mga bagay. Halimbawa, wala po akong kasalanan. Giit ng bata. Napakahusay mo anak. Puri ng ama sa bunso. Samantala, pinapanatili ang tuldok sa loob ng panipi kung ang tuwirang sinipi ay nasa hulihang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, iginiit ng bata na wala po akong kasalanan. Puri ng ama sa bunso. Napakahusay mo anak. May mga pagkakataong nakapaloob sa panaklong o panaklaw ang buong pangungusap. Sa mga pagkakataong ganito, ipinapasok sa loob ng pangungusap ang tuldok. Halimbawa, noong nakaraang buwan, lumipad patungong Qatar ang kanyang ina. Kabilang ang kanyang ina sa mga hinatira ng tulong ng grupo upang makapag-abroad. Nabanggit itong sandigan ng pagkukuro kahit sa mga akdang relihiyoso. At kailangan muli nating sumipat pabalik sa kasaysayan. Samantala, may mga pagkakataon din bahagi lamang ng isang pangungusap ang nakapaloob sa panaklong o panaklaw. Inilalagay sa labas ang tuldok sa mga pagkakataong ganito sapagkat bahagi pa rin ng pangungusap ang nasa loob ng panaklong o panaklaw. Halimbawa, hindi makatanggi ang dalawa ng dalhin ng mga pulis sapagkat hindi na sila makakatakas. Sa totoo lang, 32% ng mga Filipino ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa kanya, sa Field Reporter. Ika-anim na gamit ng tuldok, sa sanggunian. Bukod sa tuldok sa dulo, ginagamit din ang tuldok upang paghiwalayin ang mga detalye hingil sa outdoor at sa pamagat ng aklat bilang isang lahok o entry sa sanggunian. Halimbawa, Almario Kuwit, Virgilio Tuldok, Balagtasismo versus Modernismo, Tuldok, Lungsod, Quezon, Tutuldok, Ateneo de Manila University Press, Kuwit, 1984. Ikapitong gamit ng tuldok, sa sangguniang online. Ginagamit din ang tuldok upang paghiwalayin ang mga detalye sa isang URL o Uniform Resource Locator. Halimbawa, www.tuldok.kwf.tuldok.gov.ph. Ikawalong gamit ng tuldok, sa diksyonaryo. Ginagamit ang tuldok bilang hudyat ng pagwawakas ng lahok sa diksyonaryo. Halimbawa, pa, gituldok, nga, gituldok, nga, gituldok, with, PNG, panaklaw, pang, plus ngawit, panaklaw, tutuldok, pakiramdam ng ngawit. Ikasyam na gamit ng tuldok, gituldok, espesyal na uri ng tuldok. Ang middle dot na iminumukhaing tawaging gituldok o gitnang tuldok ay ginagamit sa pagpapantig ng isang entry sa diksyonaryo. Halimbawa, Kim, gituldok, bot, PNG, panaklaw, tagwar, panaklaw, gituldok, pakiramdam kapag natutukso. O mga bata, natatandaan nyo ba ang mga gamit ng tuldok? Halina't ating balikan. Ang tuldok ay ginagamit sa pananda, pagpapaikli, paglilista o enumerasyon, agham at matematika, relasyon sa iba pang bantas, sanggunian, sangguniang online, diksyonaryo at gituldok, espesyal na uri ng tuldok. Naway may natutunan kayo sa alaling ito. Magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!